Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa huling Miyerkules ng April. Tunay po na pagkadarating ang ganitong araw ay lagi po nating sinasabi na talagang napakabilis ng panahon. Ngunit every time po na dumadating ang araw na ganito ay talagang kung atin pong babalikan ang mga araw na dumaan, na lumipas, ay makikita po natin na ang Panginoon ay patuloy na tayo ay tinuturuan, no, kung paano tayo manalangin, patuloy na kanyang tinutugon ang atin pong mga kahilingan sa kanya. Patuloy tayong tinuturuan buhat po sa kanyang salita. At nakita po natin sa atin pong pinag-aaralan, no, nito mga nagdaang Miyerkules tungkol sa pananalangin, nakita natin kung gaano ito kahalaga sa buhay po natin. Lalo na sa panahon na tayo po ay maraming pagsubok, maraming mga problema, maraming mga hamon na pinagdadaanan. At pinakita rin dito sa atin kung ano ang ating gagawin, no, para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Kaya nawa sa atin pong patuloy na pag-aaral tungkol sa pananalangin, ito po ay magbigay sa atin ng excitement, magbigay po sa atin ng kasiyahan, no? At lagi po nitong palalahanan tayo, no, na huwag makalimot na tumawag sa Panginoon sapagkat napakahalaga ng pananalangin sa buhay po natin. Hindi lamang sa panahon ng kagipitan, kundi ganun din sa panahon ng kagalakan. Kaya sa gabing ito, buksan na po natin ang ating mga Biblia sa 2 Samuel chapter 5 verses 18 to 25. Pakinggan niyo po at aking babasahin. Now the Philistine has come and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, "Shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me?" The Lord answered him, "Go, for I will surely hand the Philistines over to you." So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, "As waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me." So that place was called Baal Perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off. Once more, the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So David inquired of the Lord, and he answered, "Do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the balsam trees. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army." So David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from Gibeon to Gezer. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataong uli na ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat tuwing Miyerkules na amin po pinag-aaralan at patuloy na kami inyong tinuturuan kung paano nga ba kami dapat tumawag sa inyo. Kaya Panginoon, sa aming pag-aaral ng bahaging ito ng buhay ni Haring David, makita namin ang kahalagahan at makita rin namin, Panginoon, na hindi dapat naming baliwalain ang pananalangin. Kaya tulungan mo kami sa aming pag-aaral, tulungan mo yung lingkod na patuloy na maibahagi ng maayos ito, maliwanag at may kapangyarihan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, sa larangan ng basketball, no, sa NBA, ang pangalawa, no, sa 25 na pinaka magaling at laging nananalo na coach ay itong si Arnold Red Auerbach, no. Ang first po ay si Phil Jackson, pero ang number 2 itong si Arnold Red Auerbach. Ito po ay ang coach ng Celtics. Ito pong si Coach Red ang tawag po nila ay bago po malampasan ni Coach Phil Jackson ang kanyang record na 9 championship rings, no po, ay kumbaga maraming mga basketball players, mga coaches, mga basketball fans ang humahanga dito kay Red Auerbach. Sapagkat, yun nga, napakagaling niyang coach, lagi siyang nananalo. Okay? At tinanong po ng isang reporter yung kanyang pinakamagaling na naging player. Ito po ay si Bill Russell. Ito po, itong si Bill Russell, siya po ay may 11 rings. No? Ibig sabihin, may
11 championships siya. At tinanong siya ano ang sikreto ng kanyang coach, bakit laging nananalo ang kanyang team. At meron lamang dalawa na binanggit itong si Bill Russell. Ang una, siya ay magaling na motivator, no? Itong si Red Auerbach, magaling siyang magpalakas ng loob ng kanyang mga players, no po? Sabi niya, iba-iba ang kanyang pag-motivate sa kanyang mga players. May mga players siya na sinisigawan lagi niya. Meron naman na players na hindi niya pinapansin pagka nagkakamali. At merong iba naman na nagpapaalam muna siya bago niya sigawan. Okay? So, kakaiba, ano po? Sapagkat natutunan daw niya na iba-ibang personalidad ng kanyang mga players at iba-iba ang paraan kung paano mo sila papalakasin ng loob, paano i-encourage sila, lalo na pagka sila ay natatalo at hindi sila nagpe-perform ng maayos sa kanilang paglalaro. So, yun ang una, no? He is a great motivator, no? Sa pamamagitan noon, ay napapalakas niya ang loob ng kanyang mga players. At sabi pa nga ni Bill Russell, no, mas maraming oras ang kanyang ginugugol na kausapin yung second five kaysa first five. Ano ang kanyang sinasabi? Doon sa second five, ito yung mga substitutes, no? Talagang pinupukpok niya sa pangaral kung gaano kahalaga ang role ng mga substitutes. Kaya itong second five na ito, basta't ipinasok sila, no, ni Coach Red, ay talaga nagpe-perform sila ng maayos. So yun ang una na kanyang sikreto kung bakit siya one of the winningest coaches, yung kanyang motivation. And then ang pangalawa, sabi ni Bill Russell, ang itinuro sa kanila ni Coach Red Auerbach ay yung teamwork. Okay? Teamwork. Talagang dahil nga magaling siya mag-motivate, itinuturo niya ng maigi sa bawat isang player kung ano ang kanilang role, kung anong dapat nilang gawin, anong hindi dapat nilang gawin, at kung paano dapat nila paghusayin, no, yung kanilang pagkakataon na makapaglaro, no, doon sa basketball court, ay nagkakaroon lagi sila ng maganda na teamwork at yun nga ang resulta. Lagi silang panalo. So yung dalawang yun ang sekreto ni Red Auerbach kung bakit siya ay pangalawa sa winningest coach sa NBA history. Okay? So nakakatuwa ano pagka nalaman mo yung mga sekreto kung paano mananalo. At naniniwala ako na maraming mga coaches, maraming mga players, no, hindi lamang sa Amerika kundi sa buong mundo, dito sa Pilipinas, ang dinidevelop din yung ganoong formula or ganoong secret, no, motivation and teamwork para manalo ang isang team. At yan po ay hindi lang applicable sa basketball, no, maging sa family, maging sa school, maging sa trabaho, no, motivation and teamwork, yan po ay napakahalaga. At mga kapatid, ngayong gabi pag-aaralan naman natin ang winningest king, no, sa history ng Israel. At ito po ay walang iba kundi si Haring David, no, ayon po sa kasaysayan ko atin pong babasahin, no po, ang buong buhay ni Haring David, no po, yung kanyang pakikipaglaban, yung kanyang panunungkulan as king, ayon po sa isang website, meron siyang 8-9 na major battles na naranasan sa kanyang buhay. At lahat ng yun ay panalo siya. Okay? So parang si Auerbach lang, ano? At kung titingnan po natin, ano ba ang sekreto ni Haring David, no? At ito ba ay magagawa din natin sa kapanahunan, lalo tigit po tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya na alam ko po na hindi natin maikakaila na sa bawat araw ng buhay natin, marami tayong mga labanan din na kinakaharap. Ngunit tayo po sa mga labanan natin, marahil ay madalas tayong natatalo, no? Madalas tayong bumabagsak. Si Haring David, sa tindi po ng mga battles na kanyang pinagdaanan, no, yun nga po ang sabi dun sa isang website. At kung pag-aaralan natin ang kanyang buhay, makikita po natin, no, wala siyang labanan na siya'y natalo. At ngayon po tingnan natin kung ano ang kanyang sekreto. Ito pong pag-aaralan natin ngayon, dito natin malalaman. At nawa sa biyaya ng Panginoon,
ay makita rin natin yun. Gamitin natin din yung paraan ni Haring David sa kanyang panalo sa bawat laban na kanyang kinaharap. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabi, prayer was David's secret to victory. Prayer was David's secret to victory. Ang panalangin ang sekreto ni Haring David sa pagtatagumpay. Mga kapatid, ngayong gabi, kung ano man ang labanan na pinagdadaanan natin sa oras na ito, no? Magandang malaman natin, no? Bakit panalangin ang nagpapanalo, no, kay Haring David sa lahat ng kanyang mga labanan. Okay? At nawa magawa din natin 'yan sa ating pong buhay. So dito po sa 2 Samuel chapter 5 ay dito po sa panahong ito talagang siya ay naging hari na ng Israel, no? Bagamat siya ay pinili na ng Panginoon na magiging susunod na hari nung siya ay bata pa, ay hindi po naging madali, no, ang pag-akyat niya sa ganitong posisyon, no? Nakita natin sa kabila ng kanyang pagwawagi, no, sa mga iba-ibang battles, lalo na dun sa nung tinalo niya si Goliath, no, ay nagalit, nainggit, napuot sa kanya si Haring Saul, no, na sa halip na siya ay parangalan ng husto at palagi siya ay hinabol para patayin. Okay? At kahit na namatay na si Haring Saul, hindi automatic na siya ay naging hari, no? Marami pa rin na struggles, no? Marami pa rin labanan, no? Meron pang inanoint yung iba, no, na hari na anak din ni Saul, sapagkat noon ganun talaga ang practice, no? Kung sino yung anak ng hari, yun ang dapat na susunod. Eh si David, wala siyang hindi sila magkatribo, no, ni Haring Saul, no? Si Haring Saul ay buhat sa lahi ni Benjamin, samantalang si Haring David ay buhat sa lahi ni Judah. Ngunit ang plano ng Panginoon ay talagang si Haring David ang sumunod sa kanya kahit na siya ay buhat sa lahi ni Judah. So napakaraming struggle. At dito po sa puntong ito, siya ay finally naging hari na. At alam niyo kung anong sumalubong sa kanya? Labanan agad. At dito sa ating bang babasahin, nung siya ay naging hari na, no, sa dito sa verse 17, nagsabi dito, "When the Philistines heard that David has been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him, but David heard about it and went down to the stronghold." No, so nung malaman ng mga Philistines, itong mga Philistines na ito, ito ay mga lahi na naninirahan sa Kanaan, no? At bago pa dumating, no, itong mga Israelites from Egypt, no, ay naandito na itong mga Philistines. At simula noon, nung panahon pa ni Moses, no, ay ito'y kalaban na ng mga Israelites. Ngunit ang mapapansin natin sa mga labanang ito ay madalas natatalo ang mga Philistines. At mga kapatid, dito kung pag-aaralan natin ang laban ng Philistines at saka ni David, ay walang pinanalo itong mga Philistines na ito. Ang number one na atin pong maalala na Philistine ay ito pong si Goliath, no? At nakita natin kahit na 9-footer itong si Goliath, no? At si David, marahil siya ay 4 feet lang or 4'11", no? Sapagkat maliliit po mga Israelites, no? Kahit na ganun siya kaliit, no, at kahit tirador lang ang kanyang gamit, no, pero ang Panginoon ang nagpalakas sa kanya, ang Panginoon ang nag-train sa kanya, no, sa mga ganong labanan. No, nakita natin na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, tinalo niya itong si Goliath. At sa kabila ng nanalo itong si David sa mga Philistines, ay hindi pa rin talaga tumigil itong mga lahing ito na usigin, labanan, talunin, no po, ang mga Israelites. Talagang mission nila na sugpuin itong lahing ito. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, laging bigo itong mga Philistines na ito. At sa puntong ito nga, ay nung malaman nila na officially itong si David ang kanilang hari na, ay talagang sila ay sumugod,
no, itong mga Philistine armies para siya ay hanapin. So ano ang ginawa ni Haring David? Okay? At dito po natin makikita, no, kung bakit siya laging nananalo. Simula po nung siya ay bata pa, no. At sa gabing ito, mga kapatid, nais kong ipaalam sa atin, no, na ang tanging paraan lang, tanging sekreto para tayo manalo ay sa pamamagitan po ng pananalangin. Bakit po, no? Bakit kaya lagi nananalo si Haring David pagka siya ay nananalangin? At tandaan natin ito, no, kung babasahin natin ang Book of Joshua and Judges, pagka hindi sila nagpe-pray, doon sila natatalo, no? Pagka sila ay nananalangin, katulad din ng ginagawa ni David, doon sila nananalo. Okay? So, napakahalaga ng panalangin. So, meron tayong dalawang makikitang dahilan. Bakit dapat at mahalaga ang pananalangin, lalo na kung tayo po ay nasa labanan. Okay? Ang unang dahilan, kung bakit laging nananalangin si Haring David, kasi makita natin dito, no? Nag-aabang na yung mga Philistines sa kanila, susugod na sa kanya, no? So, ano ang unang ginawa ni Haring David, no? Bilang hari, 'di ba? Ang unang dapat mong gawin, ihanda mo yung iyong mga kawal, no? Tingnan mo kung gaano kalakas ang iyong puwersa, no? Tingnan mo kung gaano karami ang iyong kalaban. 'Yun ang una mong gagawin. 'Di ba? Pero ibang ginawa ni Haring David. Ano ang ginawa niya dito sa verse 19? Sabi dito, "So David inquired of the Lord, 'Shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me?'" So ang unang niyang ginawa, nanalangin siya. Okay? So, ang dahilan bakit laging nananalo si Haring David, una, because he always sought the direction of God. Lagi niyang hinahanap muna kung ano ang plano ng Diyos, no? Ang sabi na dito, "Shall I go and attack them?" No? "Will you hand them over to me?" No? Alam, ano yung ma-realize natin dito sa ano, dito sa panalangin ito, dito sa pakikipag-usap na ito ni David, no? Susugod ba ako? Ibibigay mo ba sila sa akin? No? Pinapakita ng panalangin ito ni Haring David na kinikilala niya na ang nagbibigay ng tagumpay ay ang Panginoon. Hindi yung kanyang skills, no? Hindi yung kanyang forces, hindi yung kanyang armies, hindi yung makakapal na pader na nakaharang na itinatayo nila sa bawat city. Okay? Hindi yung galing niya, diskarte niya, no, ang nagpapapanalo, kundi ang Diyos. Okay? So makita po natin, ano, na kaya siya nananalo because he always sought the direction of God. Inaalam niya ano ba ang kalooban ng Diyos, no? At ano sabi ng Panginoon? "Go. Attack them. I will hand them over to you." Okay? So pagka narinig mo 'yun, ano, na sinabi sa iyo ng Panginoon, no, pagka nakita mo sa salita ng Diyos, no, "This is my direction, this is my will to you, you go, no, do it." At nakita natin nung ginawa yun ni Haring David, nung sinugod niya itong mga Philistines, ano ang nangyari dito sa verse 20? "So David went to Baal Perazim, and there he defeated them. He said, 'As waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me,'" no? And then nasabi pa sa verse 21, "The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them off," no? So yung mga Philistines, no, nagtakbuhan sila, tumaka sila sapagkat hindi nila kaya yung lakas, no, yung puwersa na dala ni Haring David. At ang sabi pa dito, very interesting, sinabi dito, "The Philistines abandoned their idols." Ang ibig sabihin, sa bawat battle na kanilang gagawin, no, sa bawat gera na pupuntahan na itong mga Philistines na ito, may dala silang mga diyos-diyosan, no? Sila yung nananalangin doon sa kanilang mga diyos-diyosan, no? Nananalangin sila na panaluhin sila sa battle na ito. Pero ano ang makita natin dito? David's God is more powerful, no? Much, much powerful than these idols. Okay? Kaya saan pa tayo tatawag, no? Kaya itong si David, hindi siya na-tempt na tumawag sa ibang mga diyos-diyosan kasi no match yung mga 'yon sa kanyang tinatawagan.
Ngayong gabi, mga kapatid, kung tayo ay laging tatawag sa Panginoon, no, kung sasanayin natin ang ating mga sarili sa pagtawag sa Panginoon, paghingi ng tulong sa Kanya, mapapagtagumpayan po natin anumang klase, anumang laki, anumang bigat na mga pagsubok, no, mga hamon natin pong kakaharapin, no. Kung sa ibang mga bagay tayo aasa, kung sa lakas lang natin, talino, sa mga ari-arian lang natin, kung ano ang meron tayo, anumang position meron tayo sa oras na ito, kung dun tayo aasa, sinisigurado ko po sa inyo, kayo po ay matatalo. Tayo po ay laging babagsak, no. Pero kung ang Panginoon ang laging katulong natin, kasama natin, tinatawagan natin, tayo po ay magtatagumpay. Okay? Katulad po ng ginawa dito ni Haring David, no? Bago siya sumugod, tumawag muna siya sa Panginoon, no? At yun nga, inalam niya, mananalo ba ako dito o hindi? Sabi ng Panginoon, sige, sumugod ka, mananalo ka dyan. Ibibigay ko sa iyo ang tagumpay. Pinapakita din dito na gaano man kalaki ang ating mga problema, gaano man kahirap, no, kung nararamdaman natin na para bang walang solusyon, no, at hindi natin ito kayang mapagtagumpayan, pinapakita rin dito ng Panginoon, no, katulad ng gustong ipakita niya, no, kay Haring David at sa mga Philistines, no, na no match ang kanilang mga diyos-diyosan, no match din po ang mga problema natin, no, sa kapangyarihan, sa karunungan ng ating Panginoon. Dapat lamang po na tayo ay laging manalangin, alamin natin ang kanyang direksyon sa bawat isa atin. Kaya mga kapatid, no, dapat makita po natin itong ginawa ni Haring David na ito. Sapagkat when we seek the direction of God, it gives us courage and confidence. Katulad po na nangyari kay Haring David, no, siya po ay naging matapang at nagkaroon siya ng lakas ng loob. Ano mang difference ng courage at saka confidence? No? Ang sabi po sa isang website, ang sabi dito, confidence comes from believing we can do it. Courage is giving it a go despite our fear. Without courage, we may never develop confidence. Okay, so yung direction ng Panginoon, mga kapatid, pag nakita natin, it will give us courage and it will give us confidence. At ang sabi nga dito sa aking binasa na definition, no po, ang confidence, no, ito po ay paniniwala na kaya mong gawin ang isang bagay. Ngunit ang courage, ito po ay paggawa sa isang bagay kahit na tayo po ay natatakot. Okay? Katulad na lang po sa eskwelan, no, sa recitation, no? Minsan natatakot ka na itaas ang kamay mo sapagkat alam mo ang sagot pero hindi ka sigurado kung tama o hindi. Yun, no? Pero pagka nagkaroon ka ng lakas ng loob na itaas ang kamay mo at sinagot mo, no? Pwedeng mali o pwedeng tama yung sagot, no? Pero nagkaroon ka ng lakas ng loob na sumagot. Okay? At dahil diyan sa lakas ng loob mo na 'yan, no, na sumagot, sa susunod magkakaroon ka na ng confidence. Dahil once ay nilaksan mo na ang iyong loob, no, nakuha niyo po ako. Ito po ang binibigay sa atin ng Panginoon, no. Every time na atin pong inaalam kung ano ang direksyon niya sa buhay natin. Sa buhay ni Haring David, nagkaroon siya ng courage and confidence in this battle because he sought, no, and he knew God's direction. Alam niyang mananalo siya, no. Kaya confident siya at courageous siya. Okay? At ganun din po mga kapatid ang mangyayari sa atin. Once na malaman natin ang kalooban ng Diyos sa atin, nakakatakot man, no, yung direction natin, no, nakakatakot man dahil hindi natin alam, no, kung ano ang mangyayari. Pero once na yan ay sinabi ng Panginoon, pag sinabi niyang go, no, pag sinabi niyang magtatagumpay ka dyan, no, let us go. Huwag tayong magdalawang isip sapagkat tandaan natin katulad ng mindset ni Haring David, ang Panginoon ang nagbibigay ng tagumpay. Okay po? So sa gabing ito, mga kapatid, lagi tayong manalangin, lagi nating alamin, hanapin
ang kalooban ng Panginoon sapagkat sa kanyang direksyon, no, ay may tagumpay, bibigyan niya tayo ng confidence and courage. Marahil lang dahilan bakit tayo natatakot parati, no? Tayo ay hindi maka-move on, no? Hindi tayo makapag-move forward sapagkat hindi tayo nananalangin, sapagkat hindi natin alam ang plano ng Panginoon. Kaya ang encouragement ko po sa bawat isa, let us pray, let us seek God's direction, just like David. Okay po, ang pangalawa na makikita po natin, hindi lamang he sought God's direction. Secondly, second reason kung bakit laging nagtatagumpay ito si Haring David sa pamagitan ng pananalangin. He submitted to God's instruction. No, he submitted to God's instruction. Anong ibig sabihin ito? Sinunod niya kung ano ang instruction, no? Kung ano ang panuntunan ng Panginoon. Hindi niya lang inalam kung ano yung magiging end result ng kanyang gagawin, kundi sinunod niya yung proseso kung paano gagawin yun. Okay? At ito ang maganda sa Panginoon. Hindi niya sasabihin, sige, mananalo ka, bahala kang dumiskarte. Okay, kung paano. Although may mga tao tayong narinig na ganun, ano? Sasabihin, ganito ang gusto kong mangyari, bahala ka kung paano mo gagawin yan. Diba? May mga narinig tayong ganun. Pero ang Panginoon, ang sabi niya kay Haring David, no? Mananalo ka. At ito ang dapat mong gawin para ikaw ay manalo. Okay, so, tingnan po natin dito, no? Dalawang beses sumugod ang Philistines, no? So nung unang sumugod dito sa verse 19, ang sabi ng Panginoon, no, sige, labanan mo ngayong mga 'yan, mananalo ka. Kumbaga, labanan mo siya, atakihin mo siya, labanan mo siya ng harapan, no? At mananalo ka. At ganun nga ang nangyari. Then, pagdating dito sa verse 22, once more the Philistines came up and spread out in the valley of Rephaim. So walang kadala-dala itong mga Philistines. No, bumalik ulit sila. Okay? Marahil sabi nila, sa pangalawang beses, no, tatalunin na natin itong si David. No, kaya siguro sila bumalik. Okay? At makita po natin dito yung consistency ni David. Okay? Ang sabi dito sa verse 23, so David inquired of the Lord. So nagpray ulit si David. Okay? So kung tayo ito siguro, no, dahil sa previously alam na natin kung paano mananalo, no? Hindi na kailangan mag-pray. Marahil ganito ang maiisip natin. Parang wala kayong kadala-dala, ha? Okay, susugod na agad tayo. Pero makita natin dito, no, na hindi agad sumugod si Haring David, no? Siya ay nanalangin ulit, siya ay kumonsulta ulit sa Panginoon. At this time, makita po natin dito na may ibang instruction ng Panginoon. Kung yung una, sige, sugudin mo. Pero this time, anong sabi ng Panginoon? Sa verse 23, sa second part, do not go straight up, but circle around behind them and attack them in front of the balsam trees. Okay? As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move quickly because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. So, ang instruction ng Panginoon ay, this time, huwag ka sumugod. Umiikot ka. No? Pumunta ka sa likod. Kumbaga, ang mangyayari dito, i-ambush niya, no, yung mga Philistine armies. No? At dun pa sa balsam tree, no, dun kayo magtatago. At pag narinig niyo yung parang tunog sa taas, no, ng balsam trees. Marahil ay may hangin na malakas na nadadaan sa mga dahon ng balsam trees. Pag narinig mo yun, no, sugudin nyo sila sa harapan at mananalo kayo. Matatalo nyo itong mga Philistine armies. Pansinin nyo yung detalye dito. No? At pansinin nyo yung kahalagahan dito na lagi kang tumatawag sa Panginoon. Sapagkat ang pinapakita po ng pangyayaring ito ay hindi porket pareho yung problema na dumating sa atin ay pareho ang solusyon. Okay? Dito, magkaiba. Okay? At kung mapapansin nyo dito sa pangalawang pagbabalik ng mga Philistines, no, hindi sumugod directly si David, kundi pinaikot siya ng Panginoon sa likod. No? Pinapunta ng Panginoon si Haring David. No? At sabi ng Panginoon, intayin nyo
yung tunog dun sa siguro ng mga dahon ng balsam trees. Pag narinig niyo yun, ang ibig sabihin, ang sabi dito sa verse 24, as soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move quickly because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistine army. So ang ibig sabihin dito, ang sabi ng Panginoon, pag narinig niyo yung tunog na yun, ibig sabihin, nauna na ako sa inyo at ipinaglaban ko na kayo. Okay? Kaya sumugod na kayo. No? Para totally talunin na ninyo itong mga Philistines. Nakakamangha itong pangyayaring ito. Ano? Napakaraming encouragement, no? Katuruan na makukuha po natin sa instruction na ito ng Panginoon at sa pagsunod ni Haring David, no? Sa instruction ng Panginoon kung paano niya tatalunin. At marahil pinaghandaan na ng mga Philistines kung ano ang gagawin na atake ni Haring David. Kaya sila ay bumalik, no? Pinaghandaan nila. Pero dito natin makikita kung gaano katalino ang Panginoon, no? Na ang kanyang paraan ay higit, no po, sa atin pong mga paraan at sa ang kanyang kaalaman ay higit sa atin pong mga kaalaman. At yun ang dahilan bakit sila bumalik, ano? Alam na nila kung paano tatalunin si Haring David. Kaya ang Panginoon, ang instruction niya kay David ay iba, no? Sa halip na sumugod siya diretso, ang pinagawa sa kanya ng Panginoon ay paikutan itong mga Philistines. At kung inyong mapapansin, no? This time, no? Ang Panginoon din ay kumilos, no? Ang Panginoon ang una na lumaban sa kanila. Alam niyo kung bakit? Para makita ni Haring David at para makita ng mga Philistines, no, that victory comes from God, no, na si Haring David, ang mga Philistines, walang magagawa sa kapangyarihan ng Panginoon. Okay po? At yun nga po ang makikita din natin dito. Nakita ito ni Haring David, naranasan niya ito, no, nung siya ay nanalangin, nung siya ay tumawag sa Panginoon, at nung siya ay laging tumatawag sa Panginoon. Makikita natin ang iba-ibang paraan ng Panginoon, no? Kasi ang akin pong na-realize dito, no? Kung si Haring David ay hindi na nalangin at iniisip niya na kung paano niya tinalo ng una yung mga Philistines, no? Ay ganun din yung tatalunin sila sa kanilang pagbabalik. Alam niyo kung ano mangyayari kung ganun? Magmamalaki si Haring David. Kayang-kaya ko na yan, Panginoon. Alam ko na kung anong gagawin. Di po ba? Pero dito, napakaganda ng ginawa ni Haring David. He prayed again. He inquired again. And God made another way. Okay? Anong gusto ipakita ng Panginoon? No? You should always depend on me. Because I have better plans, better ways, no, than you. No? At ako ang dapat mapapurihan. Ako ang dapat maitaas. No? At ma-realize ng mga tao that I am the most powerful God. At ang isa pa niyang gusto ipakita, once you obey me, no, you will experience the power of God. You will experience victory in your life. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ito po ang gusto ko lamang ipahayag sa bawat isa. At gusto kong itanim natin sa ating isip at sa ating pong puso. Let us always call on our God. Meron siyang instruction. Let us always submit to his instructions, no, sapagkat yun ang best, no, bibigyan niya tayo ng calmness and certainty pagka tayo pinagpasakop sa kanyang mga instruction. Si Haring David, no, hindi niya ininsist na bakit bago ang gagawin mo, Panginoon, no, bakit hindi yung dati, effective yun eh, no, hindi siya nagreklamo ng ganon, no, kundi kung ano yung instruction ng Panginoon, kalmado niya itong sinunod, no. Kahit na parang kakaiba, hindi pa nila na-experience ito, no? Yun pa rin ang sinunod ni Haring David at yun niya ang nangyari. Kahit na iba ang ginawa, he is certain, no, na sila ay mananalo. At this time, no, sa kanilang pagkakapanalo, no, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, as we close, may dalawang dahilan kung bakit ang panalangin ang sikreto ni Haring David sa kanyang lahat na panalo, sa battles, sa bawat
gera, labanan sa kanyang pong buhay, sa kanyang panunungkulan. Una, he sought the direction of God. Secondly, he submitted to God's instruction. At ngayong gabi, mga kapatid, mapapagtagumpayan din nga po natin lahat ng mga pagsubok, labanan, hamon, no, na makakaharap natin sa bawat araw kung lagi tayong mananalangin. If we will always seek the direction of God and always submit to His instructions. No? At na-realize ko rin po dito, no, sa bahaging ito, hindi hiningi ni Haring David na tanggalin mo na itong mga Philistines na ito, no? Sana matahimik na ang aking kaharian sa aking pamumuno. Hindi yun ang kanyang ipinanalangin. Ang kanyang ipinanalangin, will I be victorious? Will you give them to me? No? Ang ibig sabihin, no po, mas mahalaga kay Haring David ang manalo sa mga gera. Sapagat sa pamagitan nun, no? Lalong tatatag, titibay ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Sapagat in every battle, every time na tayo humihingi ng instruction sa Panginoon, ng direction ng Panginoon, doon natin makikita ang kapangyarihan, no po, ang pagkalinga, no, ang concern ng Panginoon sa bawat isa sa atin. In fact, battles are given, no, to make us grow. Kaya nawa, katulad ni Haring David, huwag nating ipanalangin na sana mawala na ako ng problema. Sana maging maayos na ang lahat. Maging madali ang lahat. Hindi po. Nawa ang ipanalangin natin ngayong gabi, mga kapatid, is that God will give us strength to be victorious, no? Sa anumang laban yan, sa anumang kasalanan yan, no? Na tayo ay magtagumpay, no? At kung mapapansin nyo din, hindi binigyan ng Panginoon si Haring David ng special weapon, no? Hindi niya rin binigyan si Haring David ng magic words na every time nasasabihin mo to, matatalo ang mga kalaban mo. Walang binigyan na gano'n ng Panginoon, no? At hindi rin siya binigyan ng special skills, no, ng Panginoon para matalo ang mga Philistines na ito. Hindi po. Ang binigay lang ay prayer. Bakit po gano'n? Sapagkat hindi lahat merong special skills. Hindi lahat ay pinagkalooban ng Panginoon ng kakaibang kalakasan, kakaibang katalinuhan, no? Pero lahat po tayo, mga kapatid, we all can pray. Tayo pong lahat ay pwedeng manalangin at tayo pong lahat ay pwedeng sumunod sa instruction ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, muli, kung meron kang pinagdadaanan na labanan sa buhay mo, you need to pray. You need to seek the direction of God and submit to His instructions. No? Ito po ang sekreto ni Haring David at ito rin po, no, ang magiging sekreto natin sa atin pong pagtatagumpay. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa napapanahon na salita mo. I'm sure ang bawat isa sa amin na nakikinig ngayon, may iba-ibang pinagdadaanan, may iba-ibang laban na kinakaharap. And I'm sure marami din sa amin ngayon ang hindi alam kung anong gagawin. Marahil ang iba din ay madalas ay natatalo. Dalain ko po na turuan mo kami na laging manalangin, laging tumawag sa inyo. Naniniwala ako na ito ang sikreto ni Haring David na lagi niyang ginagawa. Simula nung siya ay bata pa, siya ay laging tumatawag sa inyo. Kaya siya ay nanalo sa leon at saka sa oso, kay Gulaya at sa marami pa. Nawa ganito rin ang amin pong gawin. Tulungan mo kami, Panginoon, na sanayin ang aming mga sarili na laging tumawag sa inyo, upang maranasan namin ang tagumpay. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa buwan ng Abril. Nawa ang buwang ito ay nagpatatag ng pananampalataya namin at mas naunawa namin ang kahalagaan ng pananalangin. Sa patlatang ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi sa bawat isa.